Hello guys! Kumusta kayo? I'm TC for short guys. At ngayon guys, ituturo ko po ulit sa inyo kung paano tumagal malubat battery ng cellphone ninyo. Magsimula na tayo guys. Karamihan sa atin ay namumroblema dahil mabilis malubat ang cellphone nila. So kahit full charge yung cellphone nila, mga ilang oras pa lang lowbat na, lalong-lalo na sa mga gamers. So ngayon guys, may tuturo akong malupit na strike na application na legit na legit at talagang makakatulong sa cellphone ninyo. Okay guys, unang-una natin gagawin, pupunta tayo sa ating Play Store. Ayan guys, sa ating Play Store guys, i-search natin tong Charge Master Plus. Ayun, install ko na siya. So, re-reviewin natin yung mga comments nila. So, bago pa nga lang po pala itong application na to, kasi nirelease lang to is May 11, 2021. So, ayan, nasa 4 months pa lang po itong application na ito, guys. So, pero ang ratings nila, guys, is, ayan. Yung review niya guys is nasa 4K na, and then yung mga comment niya, talagang mga comment nila dyan is positive. Ayan, magaganda yung mga comment niya. So, dito pa lang guys makikita nyo kasi na legit na tong application na to. So, ngayon guys, kung di pa kayo nakakapag-install nitong Charger Master Plus, so install nyo na guys. Ako na-install ko na. Punta tayo sa ating application na to guys. Ayan, click natin yung application. So, ito yung magiging makikita mo sa dashboard niya. Ayan. So, ito guys, makikita niyo yung aking percent ng cellphone. So, ito yung percent ng cellphone ko in time life. Ayan guys, tapos yung time life niya guys is 94%. Tapos yung battery charge niya is 33 hours 47 minutes. So, ayan. May makikita kayo dyan guys, fix now. Pero mamaya natin siya i-click. Ngayon guys, pupunta muna tayo sa ating charging. Makikita mo guys dito sa baba, etong parang may signal na to. So, i-click natin to. Yan. Kapag nakita na natin, na-click na natin yan guys, ito yung lalabas dito. So, last charge record. Ayan guys, kapag nag-charge ka, may mga last charge record dito. Makikita mo yung since last full charge, charge type, and charge direction, and charge quantity. So, dito nyo guys, makikita yung mga na kapag di-charge nyo yung cellphone nyo. At kagandahan nito guys, may makikita ka rin po dito kung normal ba yung charge mo. Kapag normal yung charge nyo guys, ito yung lalabas dito, kulay green. Kapag naka-healthy naman po yung charge nyo, makikita nyo dito is parang naka-blue green. Kapag overcharge naman guys, kapag nag-overcharge na yung cellphone nyo, kulay red. Ito yung kagandahan nito guys. Ngayon guys, punta tayo sa ating settings. Ayan. Dito sa ating settings guys, may makikita kang auto kill app. Ayan, itong auto kill app na to guys, automatic naka-on na siya. Kapag auto kill app guys, sa ating application kasi guys, meron tayong hindi na-off na application. So, mag-automatic kill off po yung mga application na yun, hindi na siya gagana. So, ngayon guys, meron ditong fast charge. Click naman natin tong fast charge na to guys. Yun, automatic guys, magpa-fast charge na siya. So, balik muna tayo guys. Ayan. So, meron din dito guys, phone call down reminder. So, kapag may phone call down reminder dito guys, i-remind niya tayo kapag nag-overheat na yung ating cellphone. Kasi diba guys, kapag lagi tayong gumagamit ng cellphone, so nag-iinit yung ating cellphone. So, i-remind nila tayo kung kailangan na ba nating i-phone call down yung ating cellphone. Sa mga gamers kasi dyan guys, halos maghapon gamit sa mga application, sa mga nag-o-online. So, hindi maiiwasang nag-iinit yung ating cellphone. So, yun nga guys, kapag uminit na yung ating cellphone, automatic magpo-phone call down reminder yung ating phone gamit ang ating Charge Master Plus na to. Ayun guys, meron din ditong background power use reminder. So, low power reminder. So, i-remind din niya tayo guys kapag malulubat na yung ating cellphone. So, ayan. Meron din dito guys, charging complete. Ayan. Pero hindi natin siya i-on guys kasi kapag nakapag
nakapag-charge tayo ng 20% lang, guys, kailangan tanggalin natin yung charge ng 80%. So, kailangan natin i-off yan kasi hindi naman natin kailangan makomplete charge yung ating cellphone, guys. Yan. Diba, guys, dito sa fast charge natin naka-enable. Kanina kasi naka-disable yan. So, automatic na yun, guys, magpa-fast charge na yun, naka-enable. Naka-disable siya kanina. So, naklik ko na po yung enable. Ayun, guys. So, ngayon, guys, balik tayo sa ating dashboard. Ayan, itong dashboard, guys. Click ulit natin to. So, ngayon, guys, i-click natin yung fix now para mag-automizing siya, guys. Ayan. So, ayan, guys, automize na siya. Nag-automizing na siya, guys. So, ngayon, guys, mag-automatic fast charge na siya, guys. Kasi na-i-on na natin lahat. Guys, sa mga namang problema din sa kanilang mga cellphone na mabilis malobat, matagal mag-charge pero ang bilis naman malobat. So, i-download nyo na itong application na to, guys. Legit na legit naman to eh. Ayan. So, tinaray ko na rin siya kasi ito, guys, bago ko siya i-vlog. Kaya ngayon pa lang, guys, umpisahan nyo nang mag-download ng application na to para solve ang problema nyo, guys. Ayan, guys, hanggang dyan na lang aking video. Sana nag-enjoy kayo. Kaya maraming salamat, guys. Bye-bye.